Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kalin. Taong 1984, Anislag, Albay. Itong mga panahong ito, kakalipat lang ng pamilya ni Kalin sa Anislag. Tubong Maynila sila at napilitan lamang doong tumira gawa ng pinamanahan ng bahay ang nanay niya nang yumaon itong ama. Matanda na ang bahay na yon, antigo na kung yung titingnan. Ang papag nito, binubuo ng mga nagsisilakihang tipak ng kahoy. Tandang-tanda noon ni Kalin kapag umaga sobrang lamig ng bahay nila. Paano ba naman kasi, bukod sa paninirahan nila malapit sa may kakahoyan, nasa mataas din na parte ang pwesto nito. Noong una, naging masaya naman ang kanilang paninirahan doon, ngunit habang patagal ng patagal sila doong nananatili, meron silang nararamdamang kakaiba sa bahay na yon. Nag-ugat ang pagpaparamdam ng kakaibang nilalang kay Kalin, gawa nang siya palagi ang nagigising tuwing kalaliman ng gabi. Nakaugalian na niya kasi noong umihi ng 10 oras kung kaya't napipilitan siyang tumungo sa banyo. May kuryente naman ang bahay nila. Halos hanggang umaga noon ang ilaw kaya hindi na niya kinakailangan pa ng gasera habang naglalakad. Ang ikinakabahala lamang niya noon ay ang pakiramdam na parabang merong sumisilip. Yung tipong kapag nakatalikod ka, nararamdaman mo sa likuran mo na may nakatayo at nakatingin sa'yo. Ganon at ganon palagi ang nararamdaman ni Kalin na siya namang pilit niyang ipinagsasawalang bahala. Kahit kanino sa kanyang mga kapatid at magulang ay hindi niya yon ipinagsasabi sa takot na baka magdulot lang yon ng karagdagang alalahanin sa pamilya nila. Ang tanging ginagawa na lamang niya, manalangin para humingi ng proteksyon at gabay sa may likha. Sa pagsapit ng unang linggo ng Hulyo, habang nagpapahinga sila Kalin sa kalaliman ng gabi, bahagya naman siyang napabalikwas nang makarinig siya ng napakahinang tinig sa labas ng silid nila. Ilang minuto niya din yung pinakiramdaman hanggang sa dumating ang puntong medyo nagkakaroon na siya ng ideya sa kung ano ang pinanggagalingan ng tunog na yon. Ayon sa kanya, para yung batang kumakanta habang papaikot sa loob ng bahay nila. Dagdag pa niya, naanimoy sa paglalaro nito, nagagawa nitong maapektuhan ang kanilang mga gamit na nakasabit sa mga estante. Dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang tumungo sa pinto ng kanilang silid para sumilip ng bahagya. Nagkataon naman noong may maliit na siwang ang pintuang yon, kaya na may hindi na siya napilitan pang bumukas ng pinto. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa labas ng kanilang silid, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang isang batang naglalakad, hawak-hawak ang ulo nito. Nakaharap ang ulo nito sa pugot nitong katawan kung saan merong nakatirik na kandilang itim sa pinakataas ng leeg nito. Ayon kay Kalin, muntik na niyang ikahimatay ang pagsilay sa nilalang na yon dala ng sobrang takot. Dahil sa nilalang na kanyang nasilayan, dali-dali naman siyang tumungo sa kanyang higaan para magpanggap na natutulog. Habang nakatalukbong siya ng kumot, halos manginig naman siya sa takot nang makarinig siya ng mga mahihinang pagkatok. Hindi niya mawari kung ano na ang nangyayari, pero isa lamang ang kanyang nasisiguro. Ang batang yon ang gumagawa ng ingay. Makalipas pa ang ilang minuto, naglakas loob siyang ibaba ang kumot sa kanyang ulo nang maramdaman niyang hindi siya hahayaang makatulog ng nilalang na yon. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kisame ng silid nila ang animoy ugat na dahan-dahang bumababa. Sa dulo ng itim na ugat, naroon ang isang mukha ng matanda na dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Nakabuka ang bibig nito na parabang meron yung binabalak sa kanya na kung ano.
Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi na nakontrol ni Kalin ang takot sa kanyang katawan. Pagsigaw niya ng napakalakas, kitang-kita niya ang mabilis na pagbalik sa kisame ng mga ugat. Maya-maya pa, dumating ang mga magulang niya sa loob ng silid na punong-puno ng pag-aalala. Kahit nasa edad 10 gulang na siya noon, pilit pa rin siyang kinalong ng kanyang ama, maiparamdam lamang sa kanya na hindi siya nag-iisa. Bakit, Kalin? Masamang bangungot ba? Anong napaginipan mo? Nag-aalalang tanong ng padre de pamilya nila habang nakayakap sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti niyang huwag munang pag-usapan ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Kinaumagahan, paggising niya, naramdaman niya sa kanyang katawan ang hindi maipaliwanag na lagnat. Bukod sa napakainit niya, halos konting galaw niya lang nahihilo na siya. Dahil dito, nagpasya ang kanyang mga magulang na dalhin siya sa manggagamot. Para makasigurong mabilis ang kanyang paggaling, sa ospital siya dinala ng mga ito. Sa loob ng 2 linggong pabalik-balik ang kanyang sakit, labis na nitong naaapektuhan ang kanyang pag-aaral, lalo pat wala siyang kakayahan para pumasok. Hindi naman yun ipinag-alala ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng marami din yung koneksyon sa paaralan. Nang dumating na sa puntong naramdaman ng mga itong hindi makakatulong ang mga binili nilang gamot para mapagaling itong si Kalin, nagdesisyon ang nanay niya na tumungo sa albularyo para magpakonsulta. Pagpayag ng kanyang ama, dali-dali naman sila doong bumisita sa pagbabakasakaling yon ang makakagamot sa anak nila. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng bahay nito, nasipat naman nila yung naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagharap ng matanda kay Kalin, agad naman siya nitong hinawakan sa kamay habang nagwiwika ng "Marayta, nagdesisyon ka mong dumigde. Gadan ka na kutanoy. So nakagaraw sa imo, bakong ordinaryong kalag." Nang ibig sabihin, mabuti at nagdesisyon kayong pumarito. Patay ka na sana, Noy. Ang nakikipaglaro sa'yo, hindi pangkaraniwang kaluluwa. Nang marinig naman nila ang sinabi ng albularyo, doon na sila unti-unting kinabahan sa kadahilan ng sa tono ng pananalita nito, animoy marami yung nalalaman. Pagpasok nila sa loob ng bahay ng matanda, bumungad sa kanila ang iba't ibang uri ng gamit na kalimitang pamproteksyon sa mga nilalang na nasa kaliwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na pugad ng mga kaluluwa ang bahay na kanilang nilipatan. Ayon sa albularyo, kilala niya ang matandang minsang nanirahan sa lugar na yon. Kung hindi siya nagkakamali, isa yung uri ng espiritista na layuning magkulong ng mga kaluluwa sa mga pinahirapan niya. Kabilang na dito ang mga kaluluwa ng mga aswang na kanyang nahuhuli at ang mga kaluluwa ng mga bata at matandang pilit niyang pinapalayas sa bahay na ginagambala ng mga ito. Maaaring ang pagkamatay ng matandang yon ang siyang naging rason kung bakit nang hina ang selyo ng mga garapon na pinagkulungan nito ng kaluluwa. Dagdag pa ng albularyo na sa pagkamatay ng espiritista, pilit niyang hinanap ang mga pagmamay-ari nitong garapon sa bahay na yon, subalit bigo niya yung makita. Dahil sa kanyang kabiguan, idinalangin na lamang niya na sana iligtas ang sinumang pamilya na titira sa bahay. Matapos naman itong marinig ng mga magulang ni Kalin, halos hindi naman yun makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagsakit ng ulo niya at kasabay nito ang pilit na pagtahak ng kanyang wisyo papalayo sa katawang lupa niya. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng isang pangitain ukol sa isang lugar kung saan napakaraming mga alikabok at mga garapong nakalagay sa mga estante. Ang iilan sa mga ito wala nang takip
habang ang iba naman unti-unting nagkakaroon ng bitak sa katawan. Pag-ikot ng kanyang paningin sa lugar na yon, pumungad sa kanya ang batang pugot ang ulo, kasakasama ang matandang kanyang nasilayan sa kisame ng silid nila. Dahil dito, agad namang napasigaw ng napakalakas itong si Kalin na siyang nagdulot ng pangamba at takot sa kanyang mga magulang. Nang maunawaan naman ng albularyo ang nangyayari sa kanya, agad naman siya nitong inihipan ng usal sa ulo na siyang naging sanhi upang bumalik ang kanyang wisyo. Matapos ang pangyayari, doon nagkaroon ng kutob ang albularyo na maaaring siya ang nagsisilbing sisidlan ng mga kaluluwang naliligaw sa bahay na yon. Upang mapatunayan ang haka-haka nito, nagdesisyon yung magpalipas ng gabi sa kanilang tahanan. Hindi naman yung tinutulan ng kanyang mga magulang, lalo pat wala yung ibang pakay kundi siya ay gumaling. Sa paglalim ng gabi, maaga pang nagpahinga itong si Kalin. Habang natutulog siya, nakabantay naman sa kanyang tabi ang mga magulang niya. Yung albularyo, paikot-ikot sa sala na para bang meron yung hinahanap. Pagtungtong ng alas 9 ng gabi, muli na naman siyang nagising nang makarinig siya ng tinig sa loob ng kanilang silid. Habang patuloy niya yung pinakikinggan, doon na nagiging klaro sa kanya ang nais ng kaluluwa. Kung hindi siya nagkakamali, humihingi yon sa kanya ng tulong para tuluyan itong makalaya sa bahay na yon. Paulit-ulit itong sinasambit sa kanya ng nilalang kung kaya't tumatak talaga yon sa kanyang isipan. Maya-maya pa, nang mapansin ng kanyang mga magulang nagising na siya, agad naman itong tinawag ang albularyo upang ipagbigay alam ang kanilang nakita. Pagbukas nito ng pinto, doon na silaya ni Kalin ang mga pugot na ulong naroon sa likod nito. Habang nagtititigan sila ng matanda, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang bakas ng pag-aalala. Sa paglapit nito sa kanya, dahan-dahan naman itong nilagyan ng piring ang kanyang mga mata habang nagpapaalala sa kanya ng... Kalin, ano man ang marinig mo, hayaan mo lang na pumasok at lumabas sa tenga mo. Kahit maramdaman mong naghihirap ako, wag na wag mong tatanggalin ang takip ng iyong mata. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman na niya ang paglakad ng matanda papalabas ng kanilang silid. Sa pagbagtas nila ng daan, doon na niya unti-unting nararamdaman ang mga maliliit na kamay na pilit humahawak sa kanyang mga paa. Ang iilan sa mga ito, bumabaon pa ang mga kuko sa balat niya pero pilit niya itong iniinda. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang mapatigil sa paglalakad ang albularyo na parabang merong humarang sa dinaraanan nito. Mas lalo pang binalot ng takot itong si Kalin nang maramdaman niya yung umatras habang nakikipag-usap sa nilalang na bagong-bago para sa kanya ang pangalan. Pagramdam niyang unti-unti nang lumuluhod ang albularyo, narinig niya yung magbigkas ng pitong buhay na salita na halos ikawala na ng kanyang pandinig. Ayon kay Kalin, habang pinakikinggan niya ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkahilo at pang-iinit ng katawan. Sa halos 2 beses na pagbigkas ng albularyo sa mga buhay na salita, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbalik nito sa kanyang mga paa. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nito, narating nila ang ilalim ng bahay kung saan bumungad sa kanila ang malawak na tirahan ng mga manok. Mula sa lugar na yon, ibinaba na siya ng matanda at kasabay nito ang pag-alis sa kanyang mga mata ng piring. Habang mahinahong naglalakad sila Kalin sa kulungan, napag-alaman niyang hindi sila masusundan roon ng mga nilalang na gumagambala sa kanilang tahanan. Naniniwala din ito,
walang kapangyarihan ang mga ito sa lugar dahil sa naiwang selyo ng ama ng nanay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, hinalughog naman ng albularyo ang bawat sulok ng lugar upang hanapin ang isang sikretong silid na pinag-iimbakan ng mga kaluluwa. Dahil sa dami ng mga nakatambak roon, kung kaya't aminado ang albularyong nahihirapan ito sa paghahanap. Sikali noon, nanatili lamang na nakatayo, naghihintay sa kung ano ang ipapagawa nito sa kanya. Maya-maya pa, habang mahinahon siyang nagmamasid sa paligid, doon na numbalik sa kanyang memorya ang tungkol sa kakaibang pangitain na pilit dumadapo sa isipan niya. Dahil dito, minabuti niyang sundan ang kanyang isipan na siya namang nagdala sa kanya patungo sa isang kulungan ng mga manok na merong nakatambak na mga lambat. Habang hinuhukay niya ito, doon niya nararamdaman ang animoy pagbalik ng lakas ng kanyang katawan. Nagagawa na din niyang gumalaw ng maayos nang hindi gaanong nahihilo. Dahil sa mga pangyayaring yon, kaya na may naging madali na lamang para sa kanila na mahanap ang kinaroroonan ng sikretong silid. Matapos nilang alisin ang napakaraming tambak na basura sa kulungan, bumungad sa kanila ang isang pinto na gawa sa solidong kahoy. Bagaman may trangka ito, hindi yun naging mahirap para sa kanila na kalasin. Sa pagbukas nila ng silid, bumungad sa kanila ang dalawang matandang nakatitig, kasakasama ang batang pugot ang ulo. Nanlilisik ang mga mata nito at animoy hindi yun natutuwa sa kanilang pagdating. Nang masipat naman yon ang albularyo, agad din naman itong inilabas ang daladala nitong krus at kasabay nito ang mabilis nitong pagbanggit ng mga buhay na salita. Subalit habang siya ay nag-uusal, panay naman ang pagsabay sa kanya ng mga nilalang na parabang nakikipaglaro. Walang saysay ang ginagawa mo, albularyo. Patay na ang nagkulong sa amin dito. Kami na ang bagong naghahari sa lugar na ito. Wika ng nilalang habang unti-unti yung naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Paglapit nito, agad naman itong sinunggaba ng albularyo na siyang naging sanhi upang magbuno ang dalawa sa loob ng silid. Kahit alam nilang nasa espiritual na wangis ang mga nilalang na yon, nakapagtatakang nagagawa nitong mahawakan ang katawang lupa ng matanda. Ayon sa albularyo, maaaring masyadong malakas ang presensya nito kung kaya't nagkaroon nyo ng pisikal na anyo sa paglipas ng panahon. Maaari ring isinakripisyo nito ang ibang kaluluwang nakakulong sa garapon upang maisakatuparan nila ang ganoong anyo. Dagdag pa nito na, yon ang unang pagkakataon na makasilay siya ng isang multo na may pisikal na katawan. Bagaman hindi ka panipaniwala, mariin yong pinanindigan ng albularyo sapagkat saksing buhay siya noong mga panahong naganap ito. Makalipas pa ang ilang minuto, kahit papaano, nagagawa na niyang makapumiglas sa mga lingkis ng bisig ng mga kaluluwa. Habang pinagmamasdan niyo ni Kalin, dahan-dahan naman siyang napapaatras, gawa ng kitang-kita niya kung papaano maglakad papalapit sa kanya ang batang pugot. Nang magkaharap silang dalawa, halos mahimatay naman siya, subalit pinipilit niyang manatili ang kanyang wisyo sa katawan niya. Hindi naglaon nang magawa niyang mapangibabawan ang kanyang takot, naglakas loob siyang manalangin sa Panginoong kanyang kinikilala. Habang humihingi ng proteksyon itong si Kalin, patuloy namang pinagtutulungan ng dalawang nilalang ang albularyo. Paglapit ng mga ito sa estante ng mga garapon, pilit naman yung itinulak pabalik ng matanda upang hindi na madamay ang iilang mga nananahimik na kaluluwa. Nang magkaroon yon ng pagkakataon para kunin ang kanyang libreta, agad naman niya yung ginawa at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsambitroon ng mga buhay na salita.
Habang binibigkas niya ito, kitang-kita niya kung papaano umatras ang tatlong nilalang patungo sa gitnang bahagi ng silid. Nang magkadikit-dikit na ito, dali-dali naman niya yung pinalibutan ng langis na binubuo ng banal na tubig at purong asin. Matapos yung gawin ng albularyo, wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang sumigaw habang pilit na kumakawala sa langis na nagsisilbing selyo ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit kahit anong gawin nila, tila bang wala silang kakayahang mapangibabawan ang ganoong karunungan. Hindi naglaon nang maramdaman na ng tatlo na tuluyan na silang nadakip. Nagdesisyon na ang mga ito na manumbalik sa kanilang mga orihinal na anyo para makipag-usap. Habang nakaupo sa sahig ang mga nilalang, minabuti ng albularyo na ayusin ang lahat ng garapong muntik-muntika ng mabasag. Ang mga itim na garapong may tali sa estante ay minabuti niyang ilagay sa ligtas na lugar sa paniniwalang napapaloob sa mga ito ang mga nilalang na minsan ang naging bantog sa kanilang lugar. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang ama ng nanay ni Kalin ay ang bukod-tanging espiritista sa kanila na kayang magkulong ng mga kaluluwa ng mga demonyo na minsan na nitong nakatunggali. Sa panahong nabubuhay pa ito, iba't ibang lugar at isla ang nagawa nitong malakbay para lamang magparusa sa mga nilalang na sa tingin nito ay nagkasala. Kaya lang naman yun tumanda sa anislag at doon na namatay, gawa ng doon din ito nahanap ang kanyang nag-iisang minahal sa kanyang buhay. Kasabay ng pagkaroon nito ng pamilya ay ang pangako nito sa kanyang sarili na tatalikuran na niya ang nakaraan niyang buhay. Magmula noong ipinanganak ang nanay ni Kalin, itinago niya sa silid na yon ang lahat ng kanyang koleksyon. Marahil ay nagiging palaisipan sa inyo kung papaano yon nalaman ng albularyo. Ayon sa matanda, madalas silang nagkakainuman ng espiritistang yon noong nabubuhay pa ito. Palaging bukang bibig nito sa kanya ang tungkol sa mga garapon at sa kung anong mga nilalang ang nilalaman nito. Bagaman ilang beses niya na yung narinig sa ama ng nanay ni Kalin, hindi niya pa rin mawari kung saan yon nakakubli sa bahay ng espiritista. Noong namatay yon, pinilit niyang hinanap ang silid pero naging bigo siya. Dagdag pa ng albularyo, labis-labis ang pasasalamat nito kay Kalin gawa ng yon ang nagbigay daan upang matuklasan nila ang kayamanan ng matanda. Bago nila nilisan ang lugar, lahat ng kulay itim na garapon ay dinala ng albularyo. Hindi na ito nagpabayad pa sa kanila sa kadahilan ng ayon sa matanda, sapat na ang mga bagay na kanyang nakuha. Lumipas ang mga araw, naging payapa na ang kanilang lugar. Wala na siyang nararamdaman na parabang isang panaginip lamang ang kanilang mga naranasan. Sa pagtungtong ng huling araw ng buwan, doon pa lamang nila nabalitaan na umalis na sa kanilang baryo ang albularyo. Magmula noong nabalitaan nila ang paglisan nito, hindi na nila yun nakita magpahanggang sa pangkasalukuyan. Dahil si Kalin lang ang saksi sa mga bagay na kinuha nito, kung kaya't walang kaide-ideya ang nanay niya. Inakala niya ring magiging masaya na sila roon, pero habang tumatagal ang kanilang pananatili sa bahay, tila bang dinadapuan sila ng kakaibang kamalasan. Kahit anong gawing paghahanap buhay ng kanyang ama, hindi pa rin sila makaahon-ahon sa kahirapan. Nang mapagtanto nilang wala ng saysay ang manatili sa lugar, ibinenta nila ang bahay kasabay ang lupa. Bumalik sila ng Maynila at sa kabutihang palad, nagawa nilang maibalik ang katamtaman nilang hanap buhay. Nagawa niya na rin makapagtapos sa pag-aaral, kaya na may nagkaroon din siya ng trabahong masasandalan sa pang-araw-araw. Pero alam niyo ba, kahit napakalayo na ni Kalin sa anislag, patuloy pa rin nagiging palaisipan sa kanya ang tungkol sa albularyo
at sa kinuha nitong mga itim na garapon. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo ba na yung pagkulong-kulong ng mga espiritu sa bote, eh, totoo yan? Naniniwala ako dyan na 100% totoo yan. Bakit? Dahil kay Tito Jerry. Alam ko, karamihan sa inyo, lalo na yung mga bago pa lang, lalo na yung mga sobrang tagal nang nakikinig sa akin, kilalang kilala nyo kung sino si Tito Jerry. Kasi nung bata pa ako, kwento ko lang mabilis, saksing buhay ako kung paano nagkukulong si Tito Jerry ng mga mangkukulam, engkantong itim o maski kaluluwa ng aswang. Kinukulong niya yun dun sa alak na lapad. Di ko lang alam kung ano yung brand dun, eh. Basta lapad siya. Tsaka sa bote ng gin. Dun niya kinukulong yun. Tapos, nung umalis kami nun sa Bacood, nabasag lahat ng bote na yun. Tapos, yung mga nakawala dun, gumanti sa kanya. Kaya nagkaroon ng matinding sakit si Tito Jerry nun, eh. Pakinggan nyo dyan, yung liwanag ni Jerry, nasa playlist ko yan. Try ko rin ilagay sa comment section yung playlist para yung mga bago nating listeners, eh, mapakinggan at malaman kung sino ba si Tito Jerry. Diba? Ang masasabi ko lang sa kwento na to, napakaswerte ni Kalin kasi nga, kinuha na ng albularyo yung ano, eh, mga kaluluwa na nakaimbak doon, eh. Pero para sa akin, hindi yun totally nakuha kasi minalas pa sila, diba? Ang tanong lang ngayon, binuksan kaya yun ang albularyo? Di natin masasabi, diba? Tsaka, yung kakaibang dilubyong dala ng mga nakakulong doon, hindi rin natin masasabi kung anong meron doon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.